Magandang umaga sa inyo mga kabayan at welcome sa panibagong video po dito sa channel ko. At ang bagay na gusto kong pag-usapan natin for today is yung struggles, problema, yung stress na pagdadaanan o pinagdadaanan ng mga non-OFWs kapag sila ay pauwi o papauwi ng Pilipinas. Ngayon, fino-focus ko lang po yung video na to para sa mga non-OFWs kasi gusto ko rin i-share yung sarili kong experience sa struggles na naranasan ko habang pinaplano kong umuwi ng Pilipinas. Alam niyo po kung non-OFW or OFW man kayo, nanggaling kayo sa 35 restricted countries or hindi nanggaling doon sa 35 restricted countries, pare-pareho lang tayo na pinagdadaanan o pagdadaanan kapag uuwi tayo ng Pilipinas. Kaya naman naisipan ko, isa-isahin nga natin yung mga problema, yung mga struggles na pwede natin pagdaanan. Saka dito, pag-usapan din natin, paano tayo makakawin ng Pilipinas with less stress, less hassled, at paano tayo mas magiging handa. Pero bago po magsimula, ang first time sa channel ko, ako si Dolrich, Filipino nurse ako dito sa Belgium at iniimbitahan ko po kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel. Gumagawa din po ako ng mga travel videos, meron ako mga lifestyle videos dyan at saka informational videos kagaya ng ginagawa ko ngayon na maaaring makatulong sa inyo. Una po sa lahat, sino ba nag-akala na tatagal ng ganito yung pandemic? Simula pa nung nakarang taon, February hanggang ngayon, mag-iisang taon na tayong busy dito sa pandemic na to. And last year, nag-cancel na rin po ako ng trip ko pauwi ng Pilipinas 2 beses. Pero ngayon taon, sabi ko sa sarili ko, may quarantine o walang quarantine, gusto kong umuwi ng Pilipinas. It's been a year of non-stop working, walang bakasyon sa ospital, and as much as grateful ako na hindi ako nagkasakit, na malakas pa din yung katawan ko, gusto ko muna umuwi sa atin para makapag-recharge, makita yung mga mahal ko sa buhay, at saka syempre makapag-unwind. Kagaya ng mga kapwa ko, non-OFWs, marami pong challenges and struggles ang kailangan natin pagdaanan kapag uuwi tayo ng Pilipinas. So ngayon pa lang, pag-usapan natin, ano-ano ba itong mga struggles na ito at paano natin sila mabibigyan ng solusyon. Unang problema syempre is yung pagkuha or paghanap ng affordable na ticket pauwi ng Pilipinas. I am using Skyscanner para po makahanap ng mga murang tickets, and yung pinakamurang ticket na nahanap ko from Brussels to Manila is 545 euro. Kinuha ko kasi yung flight ko around June, July of this year. Pero if you're searching flights po, make sure na gumagamit kayo ng incognito mode. Kapag nakita nyo na yung tamang flight para sa inyo, sigurado na rin kayo sa details, sa araw at sa oras, I suggest to book it immediately. Kapag may nakuha na po kayong ticket, make sure na yung ticket na nakuha ninyo is meron ding free cancellation insurance. Minsan mga add-on options yan kung saan kailangan kayo magbayad ng extra, pero kapalit nun, maaari nyong i-cancel ng free yung ticket ninyo at pwede nyo siyang i-book at a later date. Alam nyo naman, napaka-importante yan kasi you never know, di ba? Hindi pa rin tayo tapos sa pandemic, we're still in the middle of it, and mas maigi na meron kang possibility to cancel your ticket kung sakali man magkaroon ng problema, hindi sa bansa kung saan ka manggagaling, kundi sa Pilipinas. Pagka-book mo po ng ticket mo, you have to make sure na alamin din yung regulations and protocols ng airlines na sasakyan mo pauwi ng Pilipinas. Halimbawa, sa akin, manggagaling ako sa Brussels Airport at ang airlines ko ay Turkish Airlines or Qatar Airways. So, kapag nabook ko na yung ticket ko sa Turkish or sa Qatar Airways, titingnan ko kung kakailanganin ko pang magpakita ng negative RT-PCR test bago nila o payaga maapag-board sa Turkish or Qatar Airways. Hindi po siya mandatory. Ang regulations kasi is nakadepende per airlines naman. Pero para hindi ka na ma-hassle nun, alamin mo ngayon pala kung kakailanganin mo ba yung negative RT-PCR test. And kung kakailanganin mo man siya, kadalasan, ang duration niya is 48 hours to 72 hours. Ibig sabihin, 2 days bago ang flight mo, kailangan mo nang magpa-swab test. Isa pa po na dapat tandaan for non-OFWs is kahit may vaccines ka na, kahit nagpa- RT-PCR test ka sa bansang pagagalingan mo at negative ka, the moment na dumating ka ng Pilipinas, magpapa RT-PCR test ka ulit po. Magpapa swab test ka ulit no matter what. Lahat kailangang i-swab test pagka-uwi ng Pilipinas. Ano? And marami kang options dyan. Unahin na natin, merong Red Cross kung saan ka pwede mag-pre-register at magbayad kung gugustuhin mo. Meron for PAL passengers, Philippine Airlines passenger, andyan ang Detoxicare kung saan ka rin pwede mag-pre-register. At ang isa pang private laboratory option for non-OFWs is yung PadLab po. Dito sa ibaba ng video ko, sa my description, andyan yung links ng Red Cross, andyan yung links ng Detoxicare kung PAL
passengers po kayo at andyan din ang yung link ng Padlab. Andyan din yung mga details paano kayo mag-register at magbayad and tingnan nyo lamang po sila. Kung gusto nyo naman malaman ano ba ang pinagkaiba ng Red Cross, ng Detoxicare, ng Padlab, magkano yung mga dapat mong bayaran at kano katagal yung procedures nila, meron po ang ginawang video dyan na sa ibaba din po ng video na to ang link. You have to expect po na kapag nagpa-swab test kayo, the minimum fee na dapat yung bayaran is 4,000 pesos. Minimum po yun. Pero kung gusto mo namang magpa-swab test at gusto mo na yung results is mabilis, 8 hours to 12 hours, or even one day lang, kailangan mo magbayad na mas malaki. Ano yung mas malaki? From 7,000 to 10,000 pesos. So, ang nangyayari po dito is, if you want earlier results sa RT-PCR test mo, the more expensive it becomes. Ako po mismo, hindi ko siya gusto, no? I'm not supporting this. Para kasi sa akin, dapat merong uniform rate at saka dapat ibigay yung results ng swab test based on the time kung saan kailan sila kinuha. Kasi ang mangyayari dito ngayon, kung sino yung may pera, may extra pambayad, mas maaga niyang makukuha yung kanyang swab test. Samantalang yung nagpa-swab test ng regular, mag-aantay pa siya ng matagal kasi merong mga priority na nagbayad ng mas mataas sa kanya na kailangang unahin, which is very very much unfair naman. Pagkatapos nyo po magpa-RT-PCR test sa airport para sa mga non-OFWs, diretso na kayo sa quarantine facility ninyo. Meron po tayong dalawang classifications. Una, kung nanggaling ka sa 35 countries under travel restriction at kung nanggaling ka sa country na walang travel restriction. If galing po kayo sa bansa under travel restrictions, isa sa 35 countries under travel restriction, ganito po yung flow nyo. Ano? Pagdating ninyo na nakiya or upon arrival, RT-PCR test agad. After ninyo magpa-RT-PCR test, diretso kayo sa quarantine facility po ninyo. Government-approved quarantine facility. As non-OFWs, kailangan nyo i-shoulder yung cost ng quarantine facility po ninyo. Pero, merong instances kung saan nag-o-offer yung government natin ng free quarantine facility for non-OFWs depende kung merong available. Kasi yung mga free government facilities natin, priority po kasi dyan is yung mga OFWs. Pero kung merong pang place, pwede silang may offer sa inyo. Pero to save yourself from that hassle or worry, expect nyo na po na kayo ang kailangan mag-shoulder ng hotel quarantine ninyo. And since kayo ang mag-shoulder na sarili ninyong quarantine facility, maaari po kayong mamili kung saan ninyo gusto magpa-quarantine. On your 5th day of quarantine po, may option kayo to take another RT-PCR test. Itong RT-PCR test na to, if mag-negative kayo dito, maaari na kayong umuwi sa inyong probinsya or final destination at doon nyo na ituloy ang quarantine ninyo for a total of 14 days and that's it. Pero, may option din naman kayo na wag magpa-RT-PCR test on your 5th day at sabihin na lang na gusto ko na lang tapusin yung 14 days quarantine ko and that's it. Tsaka na ako uuwi ng probinsya. Pwede din po yun. Kailangan nyo lang syempre mag-sign ng waiver na ayaw nyong magpa-RT-PCR test for the second time. Yan po yung kabuuan ng procedure para sa mga non-OFW na manggagaling sa 35 banned countries as of now. Ang ngayon, punta naman tayo sa mga non-OFWs na manggagaling sa countries na hindi kasama sa travel restriction. Ganito po yung flow ng pag-uwi ninyo. Pagkadating po ninyo ng Manila or ng NAIA, kailangan ninyo magpa-RT-PCR test. After ninyo ng RT-PCR test, dediretso kayo sa inyong pre-book quarantine facility at mag-aantay doon ng 2 to 3 days or hanggang sa makuha ninyo yung inyong negative RT-PCR test. If negative po yung inyong RT-PCR test, pwede na kayong dumiretso sa inyong probinsya. Doon nyo na i-continue yung inyong quarantine. For non-OFW, sabihin ko lang, no, yung mode of transportation mula sa NAIA or sa airport papunta sa inyong hotel. Marami din kasi nagtatanong about dyan. Ano? Una sa lahat, may option po kayo na magpasundo from the hotel kung saan kayo nag-book pre-arranged hotel transfer. Pangalawang option nyo naman is meron ding mga shuttle vans doon. Pero yung shuttle vans I think is for OFW lamang. Number 3, meron kayong meter taxi or coupon taxi. Mga nag-aantay sila doon at dadalhin nila kayo sa inyong quarantine facility or quarantine hotel. Tandaan po natin na kapag narampasan na natin yung quarantine facility sa Manila at nauwi na tayo sa ating probinsya or final destination, andyan naman po ang mga local government units natin or yung LGUs. Yung LGUs kasi, they have separate regulations and protocols. So, maaari nila kayong required since kakauwi nyo lang doon sa lugar ninyo na mag-undergo ng fresh 14 days quarantine
paiba-iba po yan, hindi po siya pare-pareho. Kaya po mas maigi ngayon pa lang habang di pa kayo nakaka-uwi sa inyong mga probinsya or sa inyong mga lugar sa Pilipinas. Tanungin nyo na kaagad yung mga kamag-anak, kaibigan ninyo or someone from the municipality kung ano po yung current procedure or protocols nila. Ano yung mga documents na kailangan ninyong dalhin? Ano yung mga kailangan ninyong gawin? Saan kayo magka-quarantine kung sakasakali? Napaka-importante yung tanong yan. Pwede ba kayo mag-quarantine sa bahay? Which is for me very very comfortable, or kailangan ninyo mag-quarantine doon sa lugar ninyo pero apart quarantine facility. Marami pong katanungan dyan pero nakadepende yan sa local government unit po ninyo. Very important po bago ninyo lisanin or bago kayo umalis sa quarantine facility ninyo sa Manila papunta sa probinsya ninyo, kailangan andyan yung COVID results ninyo, kailangan andyan din yung quarantine certificate ninyo. Number 3, travel authority. Maaaring kailangan nyo din po yan. Yung travel authority, makukuha nyo siya sa PNP help desk sa airport or kahit sa anong police station kung saan kayo nagpa-quarantine. And number 4 naman is yung acceptance letter sa municipality kung saan po kayo uuwi. Kailangan alamin nyo po siya per municipality kung ano pang mga added documents ang kailangan ninyong dalhin bago po kayo umuwi doon sa final destination ninyo. Eto po, makikita nyo sa screen ko yung website ng Philippine Airlines at ng Cebu Pacific. Dito po nyo po makikita yung mga requirements per municipality or per provinces kung saan ninyo kailangan o gustong umuwi. Make sure lang na kapag nakita nyo na yung mga list of requirements dito sa website na ito, ay kontakin nyo pa din po yung municipality ninyo just to double check para lang malaman ninyo yung flow, yung procedures pag uwi po ninyo doon galing sa quarantine facilities sa Manila. Mas maigi na naloaded kayo ng information kaysa naman pag uwi ninyo, magugulat na naman kayo na ang dami nyo pa palang kailangan gawin. So, biruin nyo po yan, hindi lang stress, hindi lang hassle, kundi napakahabang pasensya at saka syempre extra pocket money ang puhunan ninyo o puhunan natin para lang makauwi ng Pilipinas lalo na ngayong may pandemic. Isipin mo palang nakaka-stress na siya minsan at saka dahil sa dami ng procedures or protocols na kailangan mong tandaan o alamin, nakakalito rin po siya minsan. And bukod pa doon, pandemic ngayon, alam ko ilan sa mga kababayan natin na non-OFWs ay nawalan din po ng trabaho at kinakailangan umuwi ng Pilipinas. Small update lamang po, ano, by the end of this week, maglalabas ang IATF ng panibagong resolution about sa 35 countries under travel restriction. Pinag-uusapan kasi is kung gagawin nilang uniform na lang yung arrival procedures ng mga kababayan natin, OFW or non-OFWs, whether mang nanggaling ka sa countries under travel restriction or hindi ka nanggaling sa countries under travel restriction. Pero you have to expect, lalo na pagdating sa atin, na mabilis mabago yung procedures, na mabilis mabago yung regulations. Kaya naman kailangan updated tayo with all the information, updated tayo with all the documents na kakailanganin natin. At besides, huwag nyo rin po kayong mahihiyang tumawag sa embassy natin sa mga bansa kung nasaan kayo ngayon at sa municipality din po ninyo sa Pilipinas. So paano? Doon ko na po gusto tapusin ang video na to. Kung meron kayong questions, practical questions pa man yan, mag-type lamang po kayo sa comment section sa ibaba at susubukan ko kayong sagutin as soon as possible. Maraming salamat sa paikinig ninyo. Ingat kayo lahat. God bless and see you on my next vlog. Bye-bye!